Hello guys, kumusta? Welcome back to my channel at kung may bago tayong viewers, welcome sa inyo. Matagal-tagal din tayong walang upload kaya ngayon babawi ako sa inyo. Congrats pala sa atin guys kasi umabot na tayo ng 100 subscriber. Hehe, sobrang saya ko guys dahil sa suporta nyo sa aking channel. Marami talagang salamat sa lahat ng nag-subscribe at nanood sa ting mga videong walang kwenta. Ha ha ha, burger kayo sa akin. So ngayon guys, gagawa tayo ng mini bangka dahil may nagpapagawa sa atin ng bangka at gagawin ko raw itong remote control kasi sayang daw yung remote control car niya nasira at di na magagamit kaya ngayon gawin natin yan. At first time ko pala gumawa ng remote control na bangka guys, hahaha, kaya ngayon titingnan natin kung marunong ba ako gumawa nito. Challenge na sa akin kasi first time ko gumawa nito, share ko lang, hihi. So guys, kung gagawa pala ako ng bangka guys, inuuna ko yung gilid niya para hindi na ako mahirapan sa katatanchip para pantay ang gilid niya guys at para hindi na kayo mahirapan. Ganyan lang guys, guhit lang kayo ng gusto nyo na perma sa mini bangka nyo. So sa akin guys, gusto ko yung palikpaykan na bangka kasi para sa akin mabilis yung ganyang bangka, pero nasa sa inyo pa din yan guys kung anong gusto nyo. Oh diba guys, sobrang simple lang gumawa nito, try nyo, promise, hahaha. So guys, pagkatapos nyong gumuhit ng gusto nyong perma sa mini bangka, cut nyo lang yan guys at dapat dalawa ang gagawin nyo na ganyan. Bali sundan nyo lang yung ginawa nyo sa simula. Recommended ko sa inyo ang centerboard kasi ang dali lang nyang cut at madali lang gawin, hindi na kayo mahihirapan dahil hindi siya matigas. Pagpasinsyahan nyo na yung mga langaw na yan. Napakakulit ng mga alaga kung langaw nagpapansin dahil nagbe-video ako. Hoy, tumigil na kayo, ong oh. Ayaw talaga ako tantana ng mga ito. So back to the topic guys, hindi pa ako ganun kagaling gumawa ng mini bangka kasi nagpa-practice pa lang ako. Hihihi, ang practice ko ay may video para sabay tayong matuto. Kung may matutunin kayo sa akin, hahaha, pagpasinsyahan nyo na talag kung dinamay ko kayo sa kababohan ko. Hihihi, by the way guys, kumusta pala ang new year nyo? Sana mag-ingat kayo sa pinaputokon nyo. I mean, mag-ingat kayo kung magpapaputok kayo, dapat sa labas nyo eh paputok, wag sa loob. Oh! Sa loob ng bahay baka masira yung bahay nyo, ano na naman yung iniisip mo kapatid, parang madumi pa yan sa germs, corny mo, tanga, focus ka na lang sa ginagawa mo. Eh ganyan mo lang guys para matansya mo kung gaano lang kalaki yung buka ng bangka nyo guys. Huwag nyo lang masyadong ibuka kasi hindi na siya bagay pag samubra. Dapat saktuhan lang guys kung saan kayo happy, dun kayo masaya. Dahil pag samubra masakit pa siya sa ouch. Hay nako, sana di ka na lang nag-vlog, bobo mo talaga. Habang nagtatype ako nang sasabihin ko, natatawa ako sa sarili ko. Napaisip ako kung bakit lumutang ang piso paglipad ng shark sa langgam. Gumagapang ang hayop na taong horse at may listen learn kayong matutunin sa katangahan ko. Syempre dapat damay kayo, haha, joke lang gagi. Sa buhay dapat positive lang tayo kung alam nating hindi na, kaya itigil na natin. Sit back, relax at manood ng bold. Posang ina mo, ano na naman yung pinagsasabi mo, dinamay mo pa sila sa kahayupan mo. Pagpasinsyahan nyo yang nagtatype sa akin, wala kasi yung utak. Hay nako, nawawala na tayo sa topic natin. So san na ba tayo guys, ito na seryosong tutorial na to, hahaha, napakadol-dol mo talaga. So guys, gumawa na kayo ng pagkakabitan sa ginawa nyo. Free cut pala yung ginawa ko guys, dapat mas malapad siya sa ginawa ko para mas maangas tignan. Sobrang satisfy ang gumawa nito guys, promise, try nyo. Nawawala yung stress nyo guys at nabibuild up yung utak mo. Ang side effect lang nito guys, matatanga ka lang kagaya ko, kaya kung gumawa kayo ng mini bangka, asahan nyo na tanga na ako. Di joke lang, mahal ko sarili ko, I love myself, and I love you too. Di parang Shira. So guys, tatlo ang gagawin nyo na ganyan guys para ready to let's go. Ang dali lang talaga gumawa ng mini bangka guys, walang kahirap-hirap, medyo lang. Kaya gumawa ako ng ganyan kasi may time na napaka-boring dito sa amin, kaya yan lang yung libangan ko, ang paggawa ng mini bangka at ang pag-rewind. Gumawa lang naman ako dati para may laurel na ko, hahaha, baby pa kasi ako guys, piso pa yung edad ko. Di ko akalain na may magpapagawa pala sa atin na ganito, hahaha, sobrang saya lang. I'm proud of myself na tanga. Marami
marami na pala akong ginawa guys, hindi ko lang na-videohan yung iba. May nag-order na tatlo, may dalawa, so it means more making more mon ayang o diba. Pagtapos mo gumawa ng tatlo na malapad guys, e cut mo lang sa gilid, gagawa ka ng curve para maangas tignan. At kung napapansin nyo may cut na kunti lang sa magkabilaan, ginawa ko yan para e sasalpak na lang, at ang advantage pa niya ay para mas matibay yung gawa natin. Pagtapos mong gawin yan, kabit-kabit mo na lang yan, hoy bad yan, gagi ha ha ha. So ito na yung ginawa ko na tatlo guys, ay kakabit na natin ngayon yan. Bago ko muna kabit, papakita ko muna sa inyo syempre para magmukha tayong matino. O diba guys, napaka basic lang talaga gumawa nito. At pagkatapos nating ipakita syempre lilihain na natin para magpantay-pantay yung gilid niya at para smooth diba. So pagtapos mong lihain lahat guys, kunin na natin yung glue para kakabit na natin. So syempre tutorial paano gamitin ang glue. Dapat tusukan mo lang siya ng malakas. Pag natusok mo na glow na natin ang ginawa natin guys. So habang ginuglow ng tanga ang ginawa niya, usap muna tayo guys. By the way guys, hindi ko na pala yan mini measure me na mata-mata ko lang yan, hahaha, may lahi kasi akong Korean. Hay nako, ang corny mo talaga, mag-joke, napaka-bobo mo. O diba ganyan lang yung paggawa niya guys, basic pa, ulit-ulit mo lang yan, gawin liyakat tapos glow lang yan. Glow tapos salpak tapos glow, diba ang basic lang. So pagtapos glow guys, flex muna natin yung perma niya guys. O diba napakaangas, di ko alam kung bakit nagagawa ko tay ibang tao, siguro yung pagkatao ko Hayes. Oh! So guys, dito na tayo sa medyo mahirap na part, ang pagtanggal ng mga screw sa RC car dahil wala kasi akong tools, pero medyo may utak ako kaya kumuha ako ng stick ng payong at yun ang ginawa kong screwdriver, hahaha. Diba mindset ba, mindset, utak lang sa paggawa guys. O diba ang basic, kahit wala kang tools, hahaha, hinay-hinay lang ako sa pagtanggal ng mga parts nito kasi baka mas masira pa kung hindi ako mag-ingat, hahaha. Sira na kasi siya guys bago binigay sa akin, kaya careful lang tayo diba, patience is the key. Share ko lang guys na nakaka-pressure pala ang paggawa nito kahit ganito lang. Lalo na pinapagawa lang ta sa akin, haha, okay sana kung sa akin ta kahit masira walang problema. Ang problema sa iba ta hindi sa akin, kaya medyo pressure, hihihi, pero gagawin ko ang best ko para magawa ta ng tama at maganda, syempre para mas madami pa yung magpapagawa sa akin nito at makilala tayo sa ibang tao, hahaha, pasikat kasi ako kaya ganito ako syempre. Puputulin ko yung mga wire na stock guys, papalitan natin yan, malalaking words para kung rewind na dinamaw na yung gamit natin, hindi siya masisira, dahil umiinit yung rewind guys pag aandar na kasi hindi na siya stock. Baka kasi masusunog yung mga stock words niya at masira. Sinold ako na yung mga wire guys, pinapalitan ko na ng mga malaki na wire para hindi na tayo mag-alala kung paandarin na natin, hahaha. Hindi ako expert sa pag-solde sa mga ganito guys, nagpa-practice pa ako paano mag-solda, kaya sana wag nyo ako e-judge kung hindi perfect yung pag-solda ko, hahaha. Bago palang bili ang solda ko guys, share ko lang dahil wala na akong masasabi, hiis, paki-like and subscribe guys para hindi ako titigil sa kakasalita, hahaha. Madali lang yung pag-solde sa mga wire guys kasi may guide naman yung receiver niya kung saan mo solde yung mga wire, kaya hindi siya mahirap, kailangan nyo lang mag-ingat sa pag-solde, baka masunog yung receiver sa RC car at masira, kaya hinay-hinay lang guys. Pagtapos kong mag-solda guys, lalagyan na natin siya ng palatik at katig-iwan ko kung anong tawag sa Tagalog ng ganyan, hahaha. Habang ginagawa ko siya guys, na naginip ako, nasa taas daw ako ng building, ay di joke lang, wala lang talaga akong masabi. Ipapakita ko nga pala sa inyo ang pagkabit ng katig at palatik, kailangan mo lang ng glue at sinulid guys, mabilis lang yan gawin, at ang ginamit ko na katig guys ay bamboo, tapos yung butas nilagyan ko lang ng epoxy para hindi makapasok ang tubig sa katig niya, at ang katig rin ang balancer sa bangka natin guys kasi hindi yan maabot sa tubig pag umaandar na. Idea ko lang to lahat guys kasi ngayon lang ako gagawa ng mini bangka na remote control, di katulad nung hindi remote control guys, sa iba ko yun kinukuha na idea at
practice na din para mag-improve yung mga gawa mo. Kung makakagawa ka na ng maganda at pasok sa paningin mo, gagawa ka ulit panibago at lalampasan mo yung nagawa mo nung una. Ganun lang yung ginawa ko, guys. Kaya ngayon marunong na ako ng kunti lang at hindi pa din expert. Syempre di naman ako makina para perfect yung mga gawa, ha ha ha. At dahil seryoso na yung usapan natin, guys, tatapusin ko muna ito para ready to go na. So guys, matagal-tagal na din tayong walang montage, kaya ngayon papakitaan ko ulit kayo ng malupitang montage in 3, 2, 1. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Salita po. O anong masasabi nyo sa malupitang montage natin, guys? Napakalupit, diba? At ganda pa ng ginawa natin, hehe, pero mas malupit pa rin yung background natin, hahaha, napakadumi, diba? Ako lang siguro yung gumagawa ng montage na ganun ang background. So back to the topic, guys, dito, guys, gumagawa pala ako ng lalagyan ng ating receiver para safety, guys, hindi siya mababasa pag ipapatakbo na natin. Safety first, ika nga, hahaha. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang paggawa ko sa ganyan dahil ang dali lang naman yan gawin. Tapos iglo na natin, guys, para sa kanyang muntada sa harap, at ginawa ko yan para hindi maputol yung mga wire niya. Baka kasi matanggal pag ipapatakbo na natin, delikado, hihihi. Pagtapos mo iglo, guys, lagay na natin ang ating receiver sa box para already na yan. Hahaha, anong pinagsasabi mo dyan, tanga ka pa din. Tapos guys, may ginawa rin pala akong takip niya para safety talaga. Syempre konektado na yan lahat ng wire, guys, sa battery, sa servo at sa dynamo natin. Hindi na ako malilito sa ganyan dahil sinit up ko na siya ng malupit, hahaha, oha. So guys, tinanggal ko lang muna para sa ating setup, guys, at sinolden na rin sa dynamo ang servo, ang mga wire, pati na rin sa battery para all set na wala ng problema. So dahil kompleto na, guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang setup ko sa aking mini bangka na remote control. Simple lang, guys, sundan nyo lang ang mga ginagawa ko at siguradong wala kayong matutunan sa akin. Hahaha, joke lang, pero sure naman siguro akong may matutunan kayo sa video natin pagtapos nito, hihihi. Sana di kayo mag-asawa sa mga video ko kahit walang kwenta. Syempre meron din naman, kunti lang siguro, hahaha. So guys, gawa-gawa ko nga lang pala yung servo natin. Lahat na nakikita nyo, guys, ginawa ko lang yan lahat except sa receiver at dynamo, hahaha. So pagtapos nyo isoldo lahat, guys, move forward tayo sa pag-setup ng ating LSC at servo. Sigurado akong alam nyo na kung paano ako mag-setup ng LSC. Pagtapos nyo isetup ang LSC, guys, setup na din natin yung servo natin. Tingnan lang natin kung gagana ba tong kabubuhan na ginawa ko, ha ha ha. Sana naman gumane para magpapagawa na rin kayo. So dahil matagal talaga tayong walang montage, ito ginawa ko ng dalawa para mas ulit nyo. In 3, 2, 1. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Salita po. So ito na, guys, the moment of truth.
testing na natin guys. By the way guys, stop lang na Dynamo ang ginamit ko dyan kasi wala pa akong rewind. Hindi pa ako nag-rewind ng Dynamo guys, kaya testing natin kung mabilis pa din ba tong stock na Dynamo at kung gagana ba ang gawa natin. Let's go! Balik ka. Kilit mo lagi. Kilit. So ayun guys, gumana diba hehe, ang problema mahina pa siya sa ngayon kasi stock lang yung ginamit natin dyan na Dynamo at kailangan din natin yan kabitan ng relay. Ang importante na paandar natin ng maayos ang takbo niya, hihihi, hindi na din masama. Mag like kayo, comment at subscribe guys sa part 2 nitong mini bangka na remote control natin, hihihi. Syempre sa susunod na video papakita ko sa inyo kung gaano ito kabilis. At dahil successful ang ginawa natin guys, congrats sa akin, ha ha ha. So dito ko na lang tapusin tong video na to guys. Maraming salamat sa panunood at maraming salamat sa suporta nyo guys. Again, congrats sa atin dahil 100 subscriber na tayo, hihihi. Di ako makapaniwala na may 100 mahigit na tao na nag-subscribe sa aking channel. At sa mga nanood, maraming thank you talaga. Say sirap na naman ang tulog ko dito, ha ha ha. So guys, hindi ko na din alam kung paano ito tatapusin, so matatapos na lang ito bigla. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?